Hey! Hello sa inyong lahat. Bali, may isi-share na naman ako sa inyo. Baka ma-experience ninyo to o maranasan nyo to. So, problem nito ay hindi tumutunog or hindi nagsiswitch ng relay kasi drop down yung supply. Kita nyo, 3.8. So, pag tinis mo naman yung EC nya, so, sa filter tayo nag-una nag-test. So, 2.5. Tapos sa kabila, parang wala. Medyo nakakalito itong mga ka-J-Lovers kasi almost tinanggal ko na lahat na para i-test tulad nito mga diode, filter capacitor, okay naman. Kaya lang, ba't nagda-drop yun ang iniisip ko. Pero pag nakatanggal naman mga ka-J-Lovers yung ano, yung itong wire na to dyan sa may connection niya, pag tinis mo naman yung AC niya, almost may voltahin naman siya. So nagtataka ako ba't pag nakakabit dyan ay wala na siyang voltahe. So galing na pala to sa ibang technician, so kaya medyo mahirap-hirap to mga ka-G-Lovers. Bali, una kong ginawa nito ay nagtis ako sa filter capacitor, talagang drop, wala siyang supply. Tapos nagtest ako doon sa may EC habang nakakabit, drop din. Nung tinanggal ko ito, nung pagtest ko, ay meron siya. So, pinaginalaan ko yung diode. Tinanggal ko yung diode, ganun pa din. Tinis ko yung diode, okay naman. Tapos, tinis ko na rin yung mga filter capacitor. Tinanggal ko na nga yan. Ganun pa din. Nagda-drop pa rin siya mga ka-G-Lovers. Sinang ko na yung papuntan sa amplifier na supply. Ganun pa din, nagda-drop pa rin siya. Bali, pag tinis mo naman to, mayroon siyang 26, umaabot pa nga yan ng 32. So, sa kabila, 29. So, meron tayong 29 AC, volt AC, 29. Sa kabila naman, nasa 27 yan, 26, 30, nag-abot pa yan ng 32. Yan, 27, 26. Kaya, sabi ko, nagtataka na ako, hinang ko na nga yung supply papuntang relay, ganun pa rin, nagda-drop. Kaya ang ginawa ko mga ka-G-Lovers, inakto lang ko siyang pinalitan ng transformer. Kasi napagdudahan ko na talaga na baka may problema itong transformer. Nagda-drop siya pag nakakabit na siya dyan. So, sinubukan ko, humanap ako ng transformer na pwede natin magamit dito na almost magkapareho sila. So, tinisingan natin. So, ang ginamit ko dito yung ano mga ka-G-Lovers, PAM 5 auto na transformer. Bali, ang ginawa natin dito, i-actualan natin siyang palitan ng transformer para makita natin kung talaga ba transformer. So meron tayo ditong AB5 auto USB. So meron tong voltahe na 32 volts, 0.32 volts sa main niya. Tapos meron tayong 11.5, 0, 11.5, tapos 0 to 9. So, yung 0 to 9 niya para sa USB natin, tapos sa mga player natin yan. Tapos yung 11.5, 0, 11.5 para yan dyan sa itong control natin o preamp. Tapos yung ano natin, yung 32, 0, 32 para yan sa main. So dito sa transformer naman ito mga ka-G-Lovers, itong isa na to, almost maghawig naman yung voltahe nila, kaya i-actual ko na lang siguro. Pero hindi pa ako nakasigurado na talagang transformer. Kaya ang ginawa ko, tinisningan ko lang, trinay ko lang. Hindi ko muna pinutol yung wire ng bago kong transformer. So, ang ginawa natin, kinunik ko muna yan dyan, tapos inano lang natin. Parang tinap ko lang siya para matry ko lang kung talagang transformer. Nung masigurado na natin talaga na transformer, saka ko na siya ipipix mga ka-G-Lovers. So basta importante ito sa pagkabit nyo mga ka-G-Lovers ay malaman mo nyo yung tamang pagkabit nito, yung guide nya. Basta yung kulay black para yan sa ground. Tapos hanapin mo yung ground dyan. So bali ang ground dito ay nasa gitna. Tapos yung dalawa ay AC to AC. Okay lang magkabaliktaran yung AC to AC yan. Basta importante yung ground. Unahin mo na yung ground. Yan, hindi pwede yan mabaliktad.
So dapat nasa ground yan itong kulay itim na to. So pag nauna mo na yan, kulay itim na yan, nalagay mo sa ground, automatic yung dalawa na yan, kahit magbalit yan dyan sa AC, sa kabila, sa left and right, okay lang. Kasi same lang yung voltahe niyan. So ganito niya, ginanyan ko na lang siya, o tinap ko muna siya. Trinay ko muna siya, mga ka-G-lovers, kung talaga bang transformer bago ko siya ipifix. Kasi baka naman mag-drop din, useless din, mga ka-G-lovers. Kaya ganyan ko muna siya, kinabit. So, try natin mga ka-G-lovers, sisingin kung talagang gagana na ba to. Pag gumana to, saka natin siya ipipix. Siya nga pala mga ka-G-lovers, kung bago pala kayo sa ating channel, napadaan lang, hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. Pahit ng notification bell para updated kayo sa mga ina-upload natin na video. Pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo. So, tara, kinabitan ko na rin tong easy cord para matesting natin. Nung pag-voltage check natin ito mga ka-G-lovers, sinimulan ko dito sa AC source natin, gitna yung negative or yung ground, meron tayong 29. So sa kabila ay 30 volts. So almost 29 to 30 volts. O, same na pala, 30-30. So, ito yung dalawang fuse. Yan. Papunta na yan dyan. Fuse. 30 volts AC yan. Naka-AC. So, ibig sabihin, sabi ko, okay na, hindi na siya nag-drop. So, umaabot na yung AC. To DC na to, meron tayong 39 volts. So, tingnan nyo may mga kadya. Ito yung filter capacitor na dapat natin itest. Ito yung common niya, tapos yung positive sa kabila ay negative. So, test natin. So, pag test natin dito sa dalawang filter capacitor, meron na tayong 39 volts. Ito yung positive, tapos sa kabila yung negative. Ito, 39 volts. So, same sila. Positive and negative, 39 volts. So, napansin ko na rin, nag-switch on na rin yung relay. So, sabi ko, baka okay na to. So, ang ginawa natin dito mga ka-G-lovers, trinay ko siyang nilagyan ng speaker. So, kinabitan ko siya ng speaker connection natin, tapos nag-audio test ako. Nung pag-audio test natin, ay naging normal naman. So, ibig sabihin talaga, ang pinakasira nito ay yung transformer. So, mamaya, imamount natin yan dyan. So, papakita ko sa inyo kung paano natin siya imount na lang dyan. So, ito, kinabitan ko muna siya ng speaker, tapos nag-audio test ako para malaman ko talaga na totally transformer yung sira. Pero sa tingin ko, talagang transformer na talaga ito mga ka-G-lovers kasi nung pag-test natin, nag-normal na siya nung palitan natin ng transformer. So tara, pinagin ko siya. So pakinggan nyo, tingnan natin yung pag-audio test natin. So, bali yan ay mga ka-G-lovers, both left and right, okay na siya. May audio naman. So, next natin ay mamount na lang natin to. So, bali ito yung pinaka-dati niyang transformer. So, meron tong 30 volts, 0-30 volts. So, iiwan ko kung talagang 30 volts to. Tapos, 12-12. So, pag tiningnan mo, itong ipapalit ko, mas malaki siya kisa dun sa dati. So, kahit ito, 32-30 to. Pero mas mataas ang amperahe nito saka pure na copper ito mga ka-G-lovers, hindi ito tanso. So, kumparahin natin mga ka-G-lovers, tingnan nyo. So, ganyan lang siya kaliit ito. Tapos pag nilagay mo siya dito, almost
Yan o, kita nyo. Ang laki nitong ipapalit natin. Kaya sa tingin ko, mas gaganda yung tunog nito pag napalitan natin ng mas malaking transformer. Mas mataas na amperahe kasi hindi siya kakapusin. Kaya lang mababa siya ng konti ng voltage doon sa dati. So okay lang yan. Yung taas niya, almost the same yung taas nito. So almost the same yung taas. Yung laki lang talaga, mas malaki yung ipapalit natin. So madali lang naman to ikabit mga ka-J-Lovers. So bali tanggalin lang muna natin to. So ito madali lang tong tanggalin. Minsan kasi mga ka-J-Lovers, sa pa-repair ko talaga ng amplifier, sa katagalan ko nang nagre-repair ng amplifier, bihira akong tamaan ng transformer o bihira akong makarepair na tinamaan yung transformer. So baka kasi ma-experience yun to. So at least may idea kayo, lalo sa mga baguhan. So kita nyo mga ka-J-Lovers, 34034 yung transformer na to. Maliit siya kisa dun sa ano natin, sa ipapalit natin. Sa paglagay naman nito mga ka-J-Lovers, sa connection nito, madali lang naman. Kung saan mo yan pinutol yung dati niya nakalagay, dun mo rin siya ikabit. So, kung nakalimutan mo na siya, halimbawa pinutol mo, nakalimutan mo, kung saan mo kinabit, basta yung isang connection niyan, papunta dun sa switch, yung isa naman ay papunta dun sa fuse. Sa fuse holder. So ito yung primary natin. Tapos sa secondary, napaka-importante pagkabit sa secondary dyan. Dapat hindi magkabaliktad. Sa primary, okay lang magkabaliktad. Sa secondary, dapat hindi siya magkabaliktad. Imunahin mo yung ikabit yung ground. Napaka-importante mauna mo yung ground. Kasi okay lang magkabaliktaran yung dalawang connection na yon, yung dalawang AC. Kasi kung yung AC na ikabit mo sa ground, baka tumaas yung voltahe, delikado yan. So, ang ground nito ay nasa gitna. Unahin mo na yung ground. Yung ground naman sa transformer ay yung kulay black. So, dapat unang connection yan para hindi na kayo magkamali. So, putulin na lang natin to. Yan. Putulin na lang natin to. So, inuna ko na dito yung pinaka-ground niya mga ka-J-Lovers para hindi na tayo malito. So, hindi na tayo magkapalit-palit. So, pagkatapos natin itong makabit mga ka-J-Lovers, try natin siyang testingin na kung okay na ba, tuloy-tuloy na yung paggana nito. So, una muna natin ito, ikabit lang natin to. So, unahin na lang natin yung ground. So, lagyan natin ng shrinkable para mas magandang tingnan. Okay lang din yung tape. Kaya lang minsan ang electrical tape, katagalang tumatanggal. Hindi tulad ng shrinkable, talagang hindi mo yan basta-basta matanggal yan dyan. Basta nainit mo na, hindi mo na yan basta-basta matatanggalan dyan. Pwede na lang kung punitin mo or gupitin. So, dahil inuna natin yung ground, safe na tayo sa pag gamit ng transformer na to. Kasi okay lang magkabaliktaran yung dalawang kulay blue. Huwag lang itong kulay black. Kaya inuna ko na yung kulay black para sa ground natin. So, ninipisan ko lang yung pagkasolda para kumasya yung shrinkable tube natin. Medyo saktuhan lang kasi yung shrinkable tube natin. Okay, naikabit na natin yung ground. Next natin yung dalawa naman na
AC, yung kulay blue. So ito, walang problema na to. Basta nauna mo na yung ground kahit magkapalit-palit na to dun sa kabitan, sa left and right na AC, okay lang. Yung kabitan natin na connection sa left or sa right, kahit magkapalit yan, okay lang. So wag lang yung kulay itim, yung ground. So bali, kabit lang natin to lahat, tapos titingnan natin kung mas lalo bang gumanda yung tunog nito. Okay, isa na lang yung kakabitin natin. So, sana naiintindan yung paggamit natin ito o pag-connect natin ito ng mga baguhan. So, napaka-importante. Kasi yung mga professional, pwede nyo nang skip to kasi alam nyo na kung paano natin siya ikabit to. Sa mga baguhan lang na hindi pa kabisado o nagsisimula pa lang, hindi pa kabisado kung paano magpalit ng transformer o paano siya ilagay dyan. So, ayan. Almost matapos tayo dito sa tatlong connection na to. Yung 32 natin, almost matapos na may kabit. So yan, initin lang natin tong screwing cable tube para humigpit, para hindi sila magdikit-dikit o mag-short. So ganyan lang yan mga ka-G-lovers, yan, initin lang natin. So ayun na mga ka-G-lovers, na shrinkable tube natin o nalagyan natin ng shrinkable tube yung connection para hindi mag-short. So napakadali lang naman itong kabitin. So yan na, okay na siya. So next natin itong ano natin, yung 11 volts, 11.5 volts. Yung sa dating transformer nito ay 12 volts. So itong pinalit natin 11.5, so hindi naman magkakalayo. So pag tinignan natin yung connection nila, magkaiba rin ito, pero same ang size ng plug nila at design ng plug. So madali lang naman itong itama o isaayos sa tamang pagka-pattern. So bali yung ground nito mga ka-G-lovers ay nasa gitna. Yung isa naman ay nasa gilid. So paano ba natin siya maigagaya o paano ba natin siya ipapareho doon sa dating connection? So napakadali lang naman ito. So kumuha ka ng panundot, sundutin mo lang ito dyan, tapos sabay hugutin nyo lang. So, tingnan nyo maigi. Unahin ko na tong ano, dalawa na to. Yan, nasa gilid yung ground, yung kulay itim. Ano po? May microphone po kami dito, no? So, wireless po microphone. Ugwa. So, nahin na lang natin muna ang tagalin itong negative o yung ground natin pala. Ito yung pinaka-center. Tap natin. So, ito. Tapos, pagpalit lang natin siya. Alat. So, ayan. Napakadali lang, di ba? Isolate ko lang. So, tara. Okay na to. Kabit ko lang to lahat. So, ganyan na yan. Oh. Same na sila. Oh. Yung nasa gilid na yung kulay black o yung ground na natin. So okay na ito mga ka-G-lovers, malakas na siya.
So maganda rin yung tunog, dahil siguro medyo nalakihan na natin yung transformer. So thank you very much sa lagi yung panonood. Sana meron naman kayong natutunan sa tutorial natin na to. So sinare ko lang itong na-experience natin na may problema sa transformer, kaya pala nag-drop yung supply. So okay na to. So thank you very much sa inyo lahat. Maraming salamat.